Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Jaconessa Ofelia ng CRC Makati. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos dito sa tinapay mula sa langit. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Jesus na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po o Diyos sa inyo. Sa kabutihan mo po sa aming pagtulog at pagising sa umagang ito, binigyan mo kami ng panibagong buhay. Linisin mo po ang aming mga puso o Diyos upang mapakinggan namin ang iyong salita na ito'y tumimo sa aming mga puso at isipan. Maraming salamat in Jesus' name. Amen. So tunghayan po natin ang salita ng Panginoon sa Numbers 29 verse 40. At ang title po ng aking mensahe na bigay ng Panginoon, Moses tell the children of Israel the word of the Lord. Ito po ang nasasaad sa mensahe ng Panginoon. Kinuha ko po ito sa NLT. So Moses gave all things instruction to the people of Israel as the Lord commanded him. So praise God. Napakahalaga po talaga ang talatang ito ay nagsisilbing paalala at conclusion ng ating pong pinag-aaralan sa talatang ito. Dito po napapaloob ang buong detalye ng mga paghahandog at sakripisyo at kung ano ang dapat dalhin. Gagawin ilang araw sa oras ng Feast of Tabernacle na siyang ipinagdiriwang ng mga Israelita bilang religious festival. So may mga mahalagang bagay na dapat nating pagbulay-bulayan sa araw na ito. Number 1 po, pahalagahan natin kung ano man ang nag-uutos ng Diyos sa pamamagitan ng mga lingkod niya na ginamit kagaya ni Moises. Si Moises ang ginamit ng Panginoon upang ang sino man, ano man ang pinag-uutos ng Diyos sa kanya. Pangalawa po, tandaan po natin na nais ng Diyos na tayo ay sumunod at maging tapat sa pinagagawa sa atin. Sa detalye na gusto niya, hindi po yung gusto natin. Nais ng Diyos na tayo ay sumunod, maging tapat tayo sa kanya sa mga pinagagawa niya sa atin at hindi sa gusto natin. Hallelujah. Number 3 po, nagpapakita din ito na may pinili ang Diyos na leader upang iparating sa atin ang nais niyang gawin na walang reklamo. Si Moises ang pinili ng Diyos na maging isang leader. Si Moises kasi ay hindi ito nagrereklamo kahit anuman ang iutos at wala siyang pag-aalinlangan anuman ang iutos ng Panginoon sa kanya. Sana tayo rin po ay ganun noon na hindi tayo nagre-reklamo. Number 4, napakalaga po ng obedience o pagsunod sa Panginoon. Instruction at dapat ay seryoso din tayong sumunod, hindi napipilitan lamang. Kung tayo ang pinag-uutusan, hindi dapat magreklamo. Sumunod lang tayo at napakalaga ng pagsunod sa Panginoon. Gawin natin ito ng ayon sa ating kalooban. Bilang conclusion po, tayo pa ay magtatapos na sa maikling mensahe ito ng Panginoon. Isang verse lang naman din po kasi. So, ito po ang conclusion. Sabi nga po sa salita ng Panginoon, Diyos, obedience is better than sacrifice. Sa 1 Samuel 15:22, kaya po tayo ay patuloy na dapat sumunod sa kalooban ng Diyos at kung anong yung pinagagawa sa atin ay dapat natin sundin. Walang halaga ang mga handog kung hindi tayo marunong sumunod. Tandaan po natin kung paano pinaalalahanan ni Moises ang mga Israelita sa salita ng Diyos. Tayo din naman ay dapat sumunod sa atin, mga leader na nagtuturo sa atin ng salita ng Panginoon. So, bilang po isang leader ng CRC, isang Jaconessa, kahit po tayo ay merong posisyon sa ating sindak, dapat din tayong matutong makinig sa mas nakakataas sa atin, tulad ng mga pastors, reverend, na sila yung ginamit ng Panginoon dito para tayo ay sumunod sa kanila. Hindi ito sa kanilang kagustuhan, kundi ito ay kagustuhan ng Panginoon na pinagagawa sa kanila na tayo ay pahayagan ng salita at tayo kanilang pinag-uutusan na dapat natin, lalo na yung mga mentor natin. Maraming salamat po. Ito lang po ang maikling mensahe na ibinigay ng Panginoon sa akin sa araw na ito. Tayo po'y muling manalangin. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa maikling mensahe na to na iyong ipinagkatiwala sa akin na ihayag sa araw na ito. Maraming salamat Lord sa lahat-lahat. Ang dalangin namin o Diyos,
Diyos, mas marami pa po ang makakilala sa inyo sa panahon na ito, O God. Lalo-lalo na, Panginoon, yung mga hindi pa po nararatingan ang inyong salita. Sa iyo po namin ito at lahat pinagkakatiwala sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli po natin pakinggan ang tinapay mula sa langit, ang araw-araw na devotion natin. Pahayag po natin ito sa ating mga kaibigan at mga kamag-anakan upang sila ay makakilala din sa inyo, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng ito, in Jesus' name. Amen. Salamat po. Magandang umaga pong muli sa lahat.